usap-usapan itong mga nakarang linggo ang itinagawang presidential interviews ng veteran host na sina Jessica Soho at Boy Abonda sa presidential candidates na sina Ping Lacson, Bongbong Marcos, Isko Moreno, Manny Pacquiao at Lene Robredo. Pinag-usapan ang The Jessica Soho Presidential Interviews bago at matapos ipalabas noong Enero 22 sa GMA7. Sa limang nangungunang presidential aspirants, apat lang ang nakipagtalastasan kay Jessica. Sina Lene, Isko, Manny, Pacquiao at Ping Lacson. Tumanggi si Bongbong Marcos dahil bias daw si Jessica. Siyempre pinagtanggol ng GMA naman si Jessica sa nasabing paratang. Tweet ni Ping Lacson, Jessica Soho, biased? I was asked very hostile questions like my role during martial law, why I evaded arrest in 2010, my co-authorship and sponsorship of the anti-terror law, human rights issues and other hard questions. I don't think so. Like any journalist, trabaho niya yon. Sa TV5, sinabi kapag kuha na ni Bongbong Marcos na ang pakahulugan niya sa bias ay anti-Marcos. Nag-simulcast ang The Jessica Soho Presidential Interviews sa GMA7 Pinoy TV DCBB 594 Super Radio at Radio GMA. Nag-streaming nito sa GMA News Online, maging sa YouTube channel, Twitter at TikTok account ng GMA Public Affairs. Umabot na ito ng 7.1 million views ang The Jessica Soho Presidential Interviews sa YouTube mula noong Enero 22. Ikinumpara ang views nito sa views ng The 2022 Presidential One-on-One Interviews with Boy Abonda na nag-streaming mula Enero 24 hanggang 28, Lunes hanggang Biyernes ng alas 6 ng hapon sa The Boy Abonda Talk Channel sa YouTube. Ipinalabas din iyon gabi-gabi ng alas 11 ng hapon sa Kapamilya Channel. Na-interview ni Tito Boy ang top 5 presidential aspirants kabilang si Bongbong. Pinag-usapan din siyempre ang mga ito. Enero 24, Lunes, panayam kay Ping Lacson. Umabot ang ito ng 4.4 million views. Enero 25, Martes, ang interview naman kay Bongbong Marcos na umabot ng 9.5 million views. Enero 26, Miyerkules, ang panayam naman kay Lene Robredo na umabot lamang ng 5.3 million views. At Enero 27, Huwebes, ang interview naman kay Isko Moreno na umabot din ng 2.7 million views. At Enero 28, Biyernes, ang panayam kay Manny Pacquiao na naka 1.9 million views lang. Siyempre madadagdagan pa ang YouTube views ng mga ito habang tumatagal. Controversial ang pagpuna ng kakamping na si Rita Avila sa panayam ni Kuya Boy kay Vice President Lene. Ang daming memes na bida si Kuya Boy. Mapapanood ang ilan pang presidential interview special sa darating na Enero 30 at Febrero 6, Linggo, alas 11 ng hapon sa Kapamilya Channel. Siyempre, napanood natin at sinuportahan ang efforts na magpapakilala sa mga kandidato ng maayos sa sambayanan bago ang halalan. Nakakalungkot ang mga balitang after the interviews si Jessica ay heavily trolled ng mga Marcos Jr. supporters. Samantalang si Tito Boy naman ay gamit na gamit ng mga Marcos Jr. loyalist, then even using his image sa mga art card. After their interviews, sila naman ang gusto kong ma-interview at pag-usapan ang proseso na kanilang pinagdaanan. Sa darating na KBP presidential interviews with Rico Hyson and Karen Davila, hindi pa rin daw nagko-confirm si Bongbong. Sana talaga kumpleto sila sa lahat ng ganitong public forum na the candidates owe it to their public and voters na sumailalim sila sa ganitong proseso. We deserve no less. Pagkatapos ng controversial na interview ni Jessica Soho sa apat na presidential balls at ang pag-snub ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na baling ang atensyon sa interview ni Boy Abonda sa limang presidential balls. Hindi maiwasang pagkumparahin sina Ma'am Jessica at Kuya Boy na hindi naman dapat.
Nagkausap sina Kuya Boy tungkol sa mga isyong pinag-usapan gawa ng one-on-one interviews niya, pero ipinakiusap niyang huwag na lang isulat. Tinawagan lang daw niya ang ilang kaibigan para magkaroon ng linaw at maipaliwanag niya ang buong pangyayari. Kaya nga, kinausap ni Kuya Boy ang isa sa mga kaibigan niya, niyang si Rita Abel. At tingin natin, nagkaliwanag naman. Iwan ko lang kung magsasalita pa si Kuya Boy kaugnay sa isyong ito dahil naipalabas na ang lahat niyang interviews. Pero itong interviews sa mga presidentiables ang isa sa tinutukan ngayong linggo. Meron ding bakit ikaw? The presidential job interview ng Manila Broadcasting Company's DZRH at ng Manila Times, kung saan naisalang na rin sina Bongbong Marcos, Ping Lacson at ngayong alas 4 ng hapon si Manny Pacquiao naman. Sila lang ang pumatol sa iba pang presidentiables na sina Caliodi de Guzman at Norbito Gonzales. Sa darating na February 2, ang schedule ni Vice President Lenny Robredo sa naturang radio and TV network. Si Bongbong naman ay sinisikap ding makapanayam ng GMA7 para sa DZBB, pero hindi pa sila nagkakasundo sa schedule. Pero magpapa-interview raw siya sa Kapuso Network. Samantara, para sa mga hindi pa nakapanood sa Jessica Soho President ng interview sa GMA7 noong nakarang Sabado, muli itong mapapanood sa GTV alas 7 ng gabi. Hanggang dyan lang muna mga kaibigan ang ating balitaan. Sa hindi ka pa dyan kasama sa Ayag Munting Channel, paki-click na rin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga balitang showbiz na katulad nito. Sa muli, maraming salamat mga kaibigan.